Okay. Isang magandang araw po muli sa atin lahat. Ito po ang iyong Kuya Berto. Namumusta po sa inyo mga ka-Shopee, mga kakuya. Okay, so mga kuis, mga tropa, mga utols, mga irog. Isang magandang araw po sa inyo lahat. So, minsan pa ang inyo pong Kuya Berto muli at nagbabalik po tayo para po sa isa namang magandang tutorial na ating pong pag-uusapan. Ito po patungkol po sa ating pong free course sa Shopee. Of course, kung bago pa lang po kayo sa ating channel or kayo medyo matagal na, nag-request po tayo na sana po tayo po ay mag-subscribe po sa ating channel. At anyway, iba-iba po yung mga topic na ating pong pinidiscuss dito at iba-iba din po yung ating mga topic na pwede pag-usapan. Isa po sa mga pwede pag-usapan is paano mag-monetize po sa YouTube channel. So, mayroon po tayong playlist dyan. And ay, pag nag-subscribe po kayo, hindi po yan magkakalat. Okay, sapagkat naka-grupo-grupo po yan sa ating pong playlist. Halimbawa nga, ito pong ating i-discuss ngayon is nasa All About Shopee po ito. Yan, sa ngayon po, ang ating pinag-uusapan po ngayon is about sa Shopee. Paano ba tayo kumita, makapagbenta sa Shopee, mga kaibigan? Yan, so minsan pa, welcome po sa ating pong channel, Kuya Berto. Alright, so minsan pa, para sa akin, like na like ko yung pagbabalik po ninyo sa ating pong channel. I like it. I like it, I love it, I want some more of it. Okay, review na tayo sa ating pong diniscuss. So ngayon nga is ang ating pinag-usapan is about sa Shopee. Sa course natin sa Shopee. Mga na-discuss na po natin dito yung how to create Shopee account. So una yung introduction, tapos last time, how to create Shopee account. Ito yung personal account na ginagamit natin kapag tayo ay bumibili po ng mga items sa Shopee. At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin, how to set up Shopee store or seller. So ngayon naman po, tayo yung magbebenta. So magkikreate tayo ngayon ng profile ng tindahan natin sa Shopee. Tayo naman ngayon yung magbebenta. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan dito. Halimbawa, yung how to add our first product with tips. How to boost product. What is boosting anyway? How to activate bank account. Kasi dito po papasok yung ating pong earnings. How to process first order, pick up and drop off. How to withdraw your earnings. Ito yung happy moments po natin. At ito po yung pinapalakpakan. Tinatawanan, pinapalakpakan. Okay. At napakarami pang iba. Narami pa tayong pag-uusapan dito. I like it. I like it. I love it. Alright. I want some more of it. Ayan. So, yun. So, balik tayo sa ano. So, yun nga. Ang ating pag-uusapan is how to set up Shopee store seller account. So, ito yung medyo basic lamang natin pong pag-aaralan. Ilan sa mga pag-aaralan po natin pagdating po sa Shopee store, Shopee account po natin is yung maglalagay tayo ng background, maglalagay tayo ng profile po natin pagdating po sa picture. So, hindi pa tayo magdadagdag ngayon ng ating pong items sapagkat sa susunod po natin yan. Okay, let's proceed na. Assuming na nakapag-login ka na, by the way, so ito po yung gagamitin ko ngayon para mag-set up. Okay, to continue po the training is ginamit ko muna yung isa kong account, I Love Life. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Gaya ng sinabi ko nga kanina, medyo mabilisan lamang po ang gagawin po natin ngayon. Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung paano gawa ng store. Napakadali lamang po. Dito po sa username, i-hover mo lang po yan sa yung username. Tapos, pumunta lamang po kayo sa my account. Pagpunta niyo po sa my account, papasok po kayo sa my profile. Okay? So, dito ngayon, i-edit natin yung ating profile. So, of course, basically, itong username is hindi mo natin mababago. Okay, ito, input mo yung totoong name mo dito. Okay, so input mo yung totoong name mo dito kasi dito po, papasok po ngayon yung mga valid legal transaction mo po. So, sa phone number naman po is pag-add naman po ng phone number. So, pwede po gawin to later. Ako ngayon kasi nasa loob ako, medyo mahina yung signal ng cellphone ko dito. Subukan ko lang kung makakapag-ano. Ayan. In-input ko na yung phone number. Pagka-input ng phone number, just click this send verification. Oh, already registered. So anyway, naka-register rin pala yung number ng asawa ko. So anyway, yun yung sinabi ko. Balik tayo sa my account. Yung sinabi ko, you can add your phone number later. So make sure that the phone number na yung gagamitin is hindi pa naka-add po dito. Okay, so tuloy lang po natin update. Punta ako sa name. Yung totoong pangalan pong ilagay nyo dito. Email address, you can change that one. Pero ngayon, hindi ko change. Tapos shop name, ito na. Kung ano yung ito yung sinasabi ko na kung ano yung brand, ano yung branding, ano yung pagkakakilala na gusto mo makilala ka dito, is yun ang isusulat mo. So, ang pangalan po na aking store na gusto i-create is Baking Supplies PH. Gender, birthday, ilagay mo lang yung totoo mong birthday.
Okay, then itong sa shop name, beredi lamang ng mga 3, 4, 5, 6 na mga names na medyo dikit doon sa gusto mong maging tatakbo sa Shopee, kasi maaaring ito'y maging available, maging hindi na available kasi baka ginamit na ito ng iba. Okay, just click save. Sorry, the shop name entered is duplicated with an existing shop name. Ayan, so wala tayong magagawa. So, baking supplies. Ayan, baking supplies Philippines. Kasi, yan, profile updated. So, anyway, ayun, so, kinumpleto ko na lang. Ayun, so, ayan, kumpleto na po. Nakapag-create na po ng aking shop name. Ngayon, pag tinignan po yung aking pong profile, ang nakalagay po doon is Baking Supplies PH. So, medyo dikit pa rin siya doon sa shop name. Though, hindi ko nakuha yung pangalan na gusto ko. Baking Supplies PH. Ito naman, medyo kompleto siya, is maganda rin naging output. Next is, sa unang video ko is pinalitan ko na itong profile. Pero ngayon, ang gagawin po natin is papalitan ulit natin itong profile na ito. Click mo lang to. Okay, so, and meron na akong ginawa dito. Ito po, profile. Store profile. I-click mo lamang po yan yung save. Okay, so kada may gagawin ka, click mo lamang yung save. So, ayan, set up na. Then, pupunta ako sa bank cards, pag-uusapan po natin. Okay, tapos ako sa profile. Okay, yung bank cards mo, isa din sa mga i-discuss natin sooner, addresses. Bakit addresses? Kasi pwede ka maglagay ng 2 or more address. 1, 2 or more address. Ito yung sinasabi ko na pwede ka maglagay ng mga address kung saan yung mga product mo o yung mga item mo naroroon. Halimbawa, kung mayroon kang item sa Bulacan, tapos ikaw ay taga Cavite, hindi mo na kailangan kunin pa yung mga item mo sa Bulacan para dalhin sa Cavite. Kung mayroon kang contact, kaibigan sa Bulacan, kapamilya sa Bulacan, pwede mo siyang kausapin na na-ready na yung item kasi may kukuhang taga JNT o taga Samang Courier doon sa mga items na nasa kanya. Dito mo lang gagawin transaction online, kukunin na ngayon ng courier yung item kung saan address mo pipiliin dito. So, gaya ng sinabi ko, pwede ka magdadag ng marami pang address. So, ang gagawin ko kasi dito ngayon is, maglalagay lang akong address kung nasaan ako. Ayan, so, madadagdag na ngayon yung iyo pong address. Kung mara meron ako sa Sampo na lang, sa Bulacan. Ayan, so, dalawa na. Ngayon, pag dalawa na nalagay mong address dito, yung isa is from Cavite, yung isa is from Bulacan, automatic, okay, automatic, yung una mong dinagdag is siyang magiging default address. Ibig sabihin nun ng default address, pag nag-process ka ng mga order, ito yung una mong makikita sa iyong profile na pupuntahan ng sino mang magpipick up unless baguhin mo yung address na nakalagay doon. Pero kung sa tingin mo naman, mas ambak mo ng mga product, mas marami kang product is na bumula sa Bulacan, sa Santa Maria, Bulacan for example. Ang gagawin ko, yung Santa Maria, Bulacan ko, yun ang magiging set as default address ko. Ayan, so lilipat siya ngayon. Again, pag isa pa lang nakalagay na address mo, automatic yun ang default address mo. Pag nagdalawa ka na, tatlo is mamimili ka na ng address. Again, pwede ka pa magdagdag ng iba pang address dito. Ayan, kung saan, kasi alibawa ako online yung business ko, no? Nakikipag-transact ako sa iba't ibang mga tao. Mayroon ako sa Batangas. Mayroon ako mga product doon. Sabi ko, yung mga item mo, ibebenta ko sa Shopee. Ngayon, pag may bumili, ang gagawin mo, ibalot mo lang siya, ayusin mo na lang siya, tapos iprint mo na lamang yung waybill, papasa ko sa'yo, balutin mo na siya, tapos ipick upin ng taga JNT or anumang courier na available dyan. So, naka-arrange na po yun. Ilalagay mo na yung address dito para doon naman pupuntahan ngayon ng kung sino man ang kukuha ng item. JNT man yan. Okay? So, isa yun sa mga another tip. Hindi mo kailangang tambakin yung mga item sa bahay mo. Because you can add a lot ng mga address dito kung saan ando doon yung mga item mo. Kasi meron naman yan mga designated na mga malalapit na mga courier. Alright? So, ngayon titingnan naman po natin yung ating pong store. Pupunta lang po tayo sa ating pong profile. I-hover lang po natin dyan. Tapos shop profile. Ayan, lalabas na ngayon yung ating pong shop profile. So ngayon, ito pong ating shop. Ito yung shop name po natin. Pag tinignan po yan sa Shopee, halimbawa dito, punta tayo sa Shopee. Ayan, so mayroon dito profile. Ito yung profile. Ngayon yung background, yung cover photo, wala pa tayo nakalagay. Kaya lalagyan po natin siya ngayon. Cover photo. Mayroon na akong ready na cover photo. Ito po, store background. Okay na ako dyan. Confirm, save. Ayan, may cover photo na ako pag i-save po siya. Then, description. Shop name. So, okay na ako dito. Ayan, images and videos. Ngayon dito, pwede kang, ito yon. Yan. Sa about shop. Yan. Yung mga images and videos. Ngayon,
pwede ka maglagay dito ng mga about doon sa picture ng store mo. Tapos pwede ka rito maglagay ng mga product mo. Halimbawa ako, ito kunwari yung mga magiging products ko, pwede ko na siyang i-upload dito. Ayan. Confirm. Dagdag ka lang ng dagdag. At pwede mo nang ilagay yung link dito sa description. Ayan, pwede ka na maglagay ng link dito. Pwede mo nang piliin. Pero ngayon wala pa kasi tayong product na pinupost. I mean, wala pa tayo dun sa talagang binebenta. Ito is parang patalastas pa lamang. So, upload tayo. You can add up to 5, I think. Ah, okay. You can add up to 5. Tsaka natin kung ilan ang pwede nilagdag. Confirm. Upload image. Pwede ka mag-upload ng image. Pwede ka mag-upload ng video. Upload. Ayan, confirm. Tama, you can add up to 5. Ngayon, pwede ka maglagay ng... Ayan. Para pag i-click nila to, parang ganito, pwede ka maglagay ng link dyan. Kasi natin magiging itsura. Save muna natin. Save. Okay, then, punta tayo sa shop description. Ako, ang ilalagay ko lang kasi dito. We provide, kunwari, the most... affordable baking supplies in town. Kunwari lang yan. Smiley pa kung gusto mo. Okay. Dito, pwede ka magbalagay up to 500 characters. So, pag-isipan mo na kung ano magiging gusto mong ilagay dyan na magiging catchy. Okay? Tapos, again, save mo lang yan. Ayan na! So, I think complete na yung ating pong tindahan. Alright? So, ang gagawin na lang po natin ngayon, tingnan natin kung ano magiging itsura ng ating pong store. Paano po? Pupunta ka lang po dito sa may baba ng edit yung cover photo, PC Shop View. Pag-click mo po yan, ayan yung hitsura po ng ating pong tindahan sa Shopee. Ayan, so automatic po, nag-i-slide na po yan. Ngayon, pag nilagyan po natin siya ng link, di ba kanina ito, mayroon dito, dalagyan ng link, product detail page. Pag-click mo kasi yan, pupunta yan sa mga product mo. Kaso nga, wala pa tayong product dito. So basically, hindi pa natin siya magagawan. So papakita ko rin po yan sa inyo sa susunod po natin na pag-upload ng ating pong tutorial. Ito po, pag i-click kasi yan ng buyer, pag i-click yan, magiging clickable na kasi ngayon parang hindi pa. Ngayon, pag i-click po ng buyer yan, kapag ano na, nakalagay natin yung link, pag click yan, lalabas ngayon yung description ng product. Ayan, so naka-highlight po siya dito sa iyo pong store. Alright, so I think we've done. I like it. I love it. I want some more of it. You've done a great thing ngayong gabing ito. Malapit na tayo magkabenta. Kasi ito na, nakagawa na yung ating store. Of course, kung nagawa na ng ating store, ang sunod dyan, aayusin natin yung ating paninda. And yun po yung magiging topic natin sa susunod is pag-add ng ating first product, of course, with tips. Kaya, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe po sa ating channel sapagkat napakarami pa po tayo dito i-discuss po. Okay? So, wag po kayo mag-alala. Ang ating pong mga classes po ay susunod na. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At wag na wag muna natin kakalimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Okay? So, again, I'm not an expert. I'm just sharing ng opportunity na to sa inyo. Okay? So, thank you so much for watching me. Minsan pa po, ako po ay nang kikiusap sa inyo kung... Ikay first time mong mapanood dito. Ngayon kung mayroon kang question, maaaring hindi pa ganun kaklaro sa iyo yung mga ginawa po natin ngayon. Nag-set up pa lamang po tayo ng ating pong store. No worries, just comment your question po diyan sa baba at we will try to answer that as soon as possible. At kung hindi ko naman alam ang sagot, isaaralin po natin 'yan. Okay? At of course, please click subscribe po sa ating channel Kuya Berto sapagkat diyan po makikita po natin yung ating pong mga pinag-aralan about sa Shopee sa ating pong All About Shopee. Pag i-click mo po yan, ayan po, marami po dyan mga, actually mga nakalagay na pong mga discussions po. Alright, so minsan pa, thank you so much po for having you dito po sa ating pong channel sa Kuya Berto. At ito po ang ating free course 101 sa Shopee, how to sell sa Shopee po. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye. I like it, I love it, I want some more of it. Alright. Dile 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 yo I love it, y'all. Mille 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 mille.